Mateo. Ikaw? Totoo ang sinabi ni Lydia. Wala kami ibang hangad, kundi mapayapang buhay para sa lahat. Hindi sila naniwala sa amin. At hindi pa rin sila naniniwala ngayon. Tulungan mo kami, Mateo. Tulungan mo kami. Okay ka lang? Nasaan ka pupunta? Nandito ang lahat ng impormasyon na kailangan mo i-access ang isang account ko. And I wrote you a check. I'm glad you decided to cooperate, Simon. You left me with no choice, Lucio. Just get it over with. Ayaw ko madamay ako o ang pangalan ko. Dad! Sigurado ka bang okay ka lang mga ipagkitis dito, Abraham mo? Niyab ba kapatibong yan, ha? Paano kung may mga nag-aabang sa yung sundalo ron? Tsaka ibang mga tagawaya? Kailangan mas mabuti ko nandito ka muna. Huwag ka mag-alala. Sinabi naman sa akin ni Tito Abraham na ligtas ako. Mag-uusap lang daw kami. Subukan ko ulit na mabago yung tingin nila sa'yo, ha? Hindi na siguro mangyayari yun, Lina. Pero kailangan pa rin natin kapag. Huli na to. Hindi pa rin sila nangyawala. Saan na natin pag-usapan yung sinong talagang gawin natin? Basta ipangako mo sa akin. Ang pangako mo na babalik ka sa akin. Babalik ako. Dad! I want the files you have on my mother. At yung tungkol sa mga taong lobo. Aren't you done with that yet? Can't you give it a damn rest? I'm never gonna do that. I don't care if you think it's useless dahil wala akong kapangyarihan ng mga taong lobo, pero aalamin kong pinanggalingan ko no matter what. So, just give me the damn files. There's the damn file. Study your heart's content. Oh, I don't think you've heard the good news. Ikakasal na si Mateo kay Lia. Magagamit mo na naman ang paborito mong ampul para matupad ang mga plano mong mapasok ang mundo ng mga taong lobo. Mateo, anong ginagawa mo? Narealize ko, bakit ang nabibigay ng sing-sing? Kaya, ito muna. Pangako, pagka maayos na lahat, ito ang unang-una kong aasikasuhin. Ibibili kita ng totoong sing-sing. Because Lia, you deserve to wear the most beautiful engagement ring. Kasi ikaw ang pinakamalakas, pinakamaganda, at pinakamapagmahal ng babaeng kilala ko. Mahal na mahal kita. Kailan, hindi ako maniniwala sa isang propesiyang nagsasabi sa akin na hindi ko pwedeng gawin. Huwag kang mag-alala, Lia. Tayong dalawa lang ang nandito. Nasaan si Mateo? Sa isang ligtas na lugar. Bakit pa sobrang-sobrang tiwala mo sa kanya? Dahil kilala ko siya. Kilala ko kung sino siya, kilala ko ang pagkatao niya. Hindi siya tinutukoy sa propesiya. Hindi siya magiging ganun, Tito. Ganun ka kasigurado kay Mateo?
na kaya mong itaya ang kapalaran ng buong lahi mo. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanya. Kailangan na rin natin malaman kung kailan ang kasal ni Lia at Mateo. Punong bantay na si Lia ngayon. I'm sure her wedding will be a big event. That will be the best time for us to move. Clarice, you're not even listening to me. I'm sorry, Mommy. I just can't believe it. Ikakasal na si Mateo sa babaeng yun! Sa susunod na marinig ko ang pangalan ng lalaki niya na manggagaling sa bibig mo, hindi lang yan ang aabutin mo! I wish I could be as sure as you, Lia. Ito, maniwala kayo sa akin. Kapag tinulungan niyo kong protektahan si Mateo, hindi matutuloy ang magdoong digmaan. Look, I see some sense in what you're saying. Pero hindi ito isang bagay na tayong dalawa lang ang dapat magdesisyon. Kailangan marinig din ito ng ibang mga waya. Para ano? Para husgan nila agad si Mateo? Kahapon nga lang eh, mutik yun ang patayin si Mateo. Paano pa kayong ibang waya? Ang ibang mga taong lobo? Hindi ko ilalagay sa kamay nila yung buhay ng lalaking mahal ko. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa akin, talikuro ko na yung lahat ng taong lobo. Naliyo na lang kami ni Mateo. Ganun. You leave me no choice. Lia, anak na ang turing ko sa'yo. Ayokong lumayo ka. Ayokong mapahamak ka. Kaya sige. Papayag na ako sa gusto mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinagkakatiwalaan ko na si Mateo. Pero kapag may nakita ako na kahit na anong prueba na magpapatunay na tama nga ang propesiya tungkol sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin siya. Ito hindi mangyayari. Sana nga tama ka. Kamusta tatay ko? Inom niya yung dugo mo at ngayon nakaratay siya. May lason yung dugo mo. May kakaiba sa'yo! Si Tom, nung kinagat ka niya, baka nalason rin siya nun pero hindi ko lang napansin. Baka kaya siya nanghina. Una ang sabi niyo sa akin, isa akong mapangalim na vampira. Ngayon may mali sa dugo ko. Ano pang gusto mong sabihing diferensya ko, Sam? There's no other possible explanation. He collapsed after drinking your blood. Hindi mabuti kung ganun! Mabuti? That's my father! Pero hindi mo ba naiintindihan ibig sabihin nito? Kung totoong nalason ko ang tatay mo, ibig sabihin, hindi ako pwedeng basta-basta kagaling mga vampira. Ibig sabihin, hindi ako magiging tulad nyo. Ligtas na ako sa sumpa ng lahi nyo, Samantha. Pero ang propesiya, bakit sasabihin ng propesiya na ikaw ang tinakda kung hindi ka pwedeng gawing vampira? Wala na akong pakailam doon! Basta ang alam ko, malaya na ako. Sa propesiya, sa pagiging vampira, malaya na akong pakasalan si Lia. Pakakasalan mo si Lia? Mga waya, si Kuya Julio, nandito siya para magbigay ng impormasyon tungkol sa gabing namatay ang mami ko. Hindi ka ba nag-iisip, Mateo? Taong lobo siya. Taong lobo ang tinuturing niya mga kaibigan at kapamilya. Sa tingin mo ba, tatanggapin ka nila kapag nalaman nila kung sino ka talaga? Hindi.
kahit kasal ka pa sa punong bantay nila. Papatayin ka nila! So you're saying na hindi traidor si Laika Ortega? Anong gusto mong gawin namin? Ipawalang sala si Laika Ortega kahit na marami sa kalahin natin ang namatay dahil sa katangahan niya? Gusto ko lang kong ipaintindi sa inyong lahat na biktima lang din ang mami ko sa lahat ng to. Sabihin niyo na na mali na nakipag-usap siya sa kalaban. Pero napakalayo pa rin yun sa pagiging traidor. Kaya kailangan malaman ng lahat ng mga taong lobo ang tungkol dito. Kailangan malinis ang pangalan ng mami ko. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Ganito lang ang atupagin mo ngayon nasa pwesto ka na. Ang sayangin ang buong oras namin dahil lang sa paglilinis ng pangalan ng walang kwentang ina mo. Tama na, Lydia! Lia, naintindihan ko na hangad mong mapawalang salang iyong ina. But truthfully, kahit ilabas natin to, hindi ganun kadaling mababago ang pagtingin ng mga taong lobo sa iyong ina. Dahil ang ebidensya lang ay testimonya ng isang tao. Hindi may problema yun, Sam. Kung mangyari man yun, aharapin namin ni Lia yun. Problema ko yun dahil ginawa ko lahat para lang iligtas ka. At ngayon itatapon mo yun? Dahil lang sa katangahang to? Hindi ako papayag, Mateo. Sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto! Tanggap ko naman ho yun eh. Pero importante lang naman ho sa akin, malabas ang testimonya ni Kuya Julio sa lahat. Ngayon, bahala na ang mga taong lobo kung maniniwala pa sila dito o hindi. Yun ho sana yung gusto kong ipakiusap sa inyong lahat. Gusto ko sana hingin ng suporta niyo tungkol dito. Kakalimutan mo ang tunay mong pagkatao? Bakit hindi? Hindi ba't yun nilang gusto mo? Kaya mo ako kinilig sa mga kasamahan mo, di ba? Oo. Dahil isang klaseng buhay lang ang alam ko noon. Ang buhay na tinuro sa akin ng ama ko. Pero nakilala ko si Lydia. At mga vampirang katulad ng tatay mo. Doon ko nalaman na hindi kailangan maging isang sumpa ang pagiging vampira. We can stand for something other than pain and destruction. Sumama ka sa akin, Mateo. Kung isusugal mo lang naman ang buhay mo, bakit hindi pa para sa mga kalahi mo? Tulungan mo si Lydia. Tulungan mo siya na itulak ang pamumuhay nila sa mga vampira. Hindi mo naman kailangan maging ganap na vampira para gawin yun. Ikaw ang itinakda. Maiimpluwensyahan mo ang lahat ng mga vampira. Bakit ka namin susuportahan? Pang-sariling interes lang yan, Lia. Is this how you're going to run this council from now on? Kung sariling interes ko lang iniisip ko, matagal na sana kitang pinaimbestigahan, Wild Vivian! Marami sa konsehong to ang naniniwalang may kinalaman ka sa pagtakas ng Lucille Saragosa sa kulungan. At kung ako ay masusunod, maaari kitang ipakulong. Pero hindi ko pa yung ginagawa. Dahil ang kapakanan ng buong kalubuhan ang nasa isip ko. Lalo mawawala ng kumpiyansa ang mga kalahi natin sa konsehong to kung meron namang panibagong gulo na mangyayari. Kaya kung ako sa'yo, Wayang Vivian, matuto kang magpasalamat. At matuto kang rumespeto sa mas nakakataas sa'yo! Hindi ako isa sa inyo. Hindi ko laban ang laban nyo, Sam. Kung papipiliin ako, sana hindi ko naging tatay ang tatay ko. Para hindi ko daladala ang isinumpang dugo ko. Para kahit kailan at kahit saan, malaya kaming pwede magsama ng babaeng mahal ko! Kasalanan ko din siguro. Hinayaan kong paniwalaan mo ang pananaw ng mga taong lobo sa aming mga vampira. Kaya mo kinahihiya akong sino ka talaga. Pero hindi naman kailangan maging ganun, Mateo, para sa mga vampira. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang pinuno
na hinihintay nilang lahat. Kahit ako nga, nagulat ako sa sarili ko eh. Pero pagkatapos naging sagutan namin ni Vivian, napapayag ko yung lahat ng mga waya na ilabas ang impormasyon ni Kuya Julio sa mga taong lobo. Hindi ko pa nalilinis yung pangalan ni Mami, pero at least may nagagawa na ako, di ba? Pero paano yung napagkasunduan niyo ng Tito Abraham na huwag na sabihin sa kanila yon? Nung nag-usap kasi kami dun sa harap ng punto ni Mami ko, na-realize ko kasi na kung hindi ko mapapamukhang inosyento si Mami sa mga taong lobo, paano ko malilinis yung sayo, di ba? Malalaman natin sa mga reaksyon nila kung magiging bukas ba sila sa totoong pagkatao. Liyahin tungkol dyan. Nakipagkita ako kay Sam. Bakit? At may nalaman ako nung isang araw nung kinagat ako ng bampirang si Magnus. Lia, nalason siya sa dugo ko. Mas mabuti nang lagay ni Magnus sa Mantha. Mabuti't hindi niya nainumang lahat ng dugo ni Mateo. Dahil pag nangyari yun, baka hindi na siya nakabalik sa atin. Tay? Tay, kumusta ho ang pakiramdam ninyo? Umayos ka sa harapan ko. Laso ng dugo ko sa mga vampira. Sigurado ka? Sigurado ko. Sinabi sa akin ni Sam. Maski sila hindi nila maintindihan kung bakit eh. Kung totoo yung sinasabi mo, di ibig sabihin hindi ka nila magagawa katulad nila? Hindi ako magiging itinaktang vampira. At kailanman, hindi mangyayari ang sinasabi nilang laban sa pagitan natin dalawa. Pero kailangan pa rin natin i-confirm yan, he? Hindi tayo dapat magpakasigurado. Alam ko. Pero may pag-asa, Lia. May pag-asa. At yun ang mahalaga. Magnus, nandito si Samantha para alagaan ka. Kahapon po siya nag-aalala sa'yo. Pinili niya kung sino kaya kampihin niya, Imelda. At hindi tayo yan. Hindi ko siya kailangan sa tabi ko. At kahit sa kamatayan ko pa. Pero, Tay... Alisin mo na ang traitor na to. Bago pa ako tumawag at hulihin siya ng lahat. Sorry. Makukulong pa ba ako, sir? Sorry, as in sorry talaga. Sorry talaga. Nakiusap kasi si Ate Lia sa akin eh. Naisikreto ko yung tungkol kay Kuya Mateo. Kung makukulong ka, baka makasalan mo pa ako. Pero po, at least dahil dito, may lalabas natin yung tungkol sa mami ni Lia. Look, masaya ako dahil sa development sa kaso ni Laika. Pero hindi natin dapat kalimutan kung ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin at this point. I want you to keep an eye on Mateo. Gamitin mo ang kakayahan mo. Alamin mo kung sa huli ay talagang magiging kakampi natin siya at ni Lia. Ibig niyo po sabihin, magsispy ako kay Kuya Mateo? Hindi ko rin gustong gawin ito. Pero kailangan para sa kapakanan ng lahat. Ikaw lamang ang makakahanap ng kasagutan dahil ikaw ang magiging daan upang magkatotoo ang mga propesiyang ito. Nakita ko na yan sa hinaharap. Nakasalalay sa'yo ang kapalaran ng lahat ng mga vampira. Ginawa ko ang lahat para matupad ang propesiya.
Ginawa ako si Samantha para may sakutuparan ang sanggol na isisilang mo. Para maging tinakdang vampira. Pero nagkamali ako. Sinubukan ko agad isipin tayo. Pero walang nangyari. Bakit hindi ko magawa ang tama ko? Sa huli, ang kagat ng wagas na pag-ibig ang magbabago ng lahat. Iyon ang hindi ko maintindihan sa propesiya. Gael! Magus. May papagawa ako sa'yo.